Hello guys, gusto ko lang ipakita sa inyo si Chloe kasi ayan na pa siyang meow ng meow. Eh, hindi ko naman alam kung bakit. Tapos naghuhukay-hukay siya, gusto niya magtago dun sa mga madidilim na parte ng aming bahay tulad doon sa ilalim. Ayan guys, dyan. Nag-on kayo ng mga sapatos, kinakalkal niya, tapos para siyang naghuhukay. Yung para siyang mga anak na. Pero iniisip ko naman, paano naman parang ang bilis? Kasi ang alam ko, pag mga anak ang pusa, 2 months. Eh pagkaalam ko, hindi ako nagkakamali, parang nanganak siya dun sa first baby niya ay May 24. Tapos after May 24, naka 1 month siya ng June 24. Ano, mga siguro mga June 24, naka 1 month. Tapos mga July 10 siguro yon, wala pang 2 months yung baby niya, nag-hit. So kung July 10 halimbawa lang, July 10 nag-hit siya. So August 10 1 month yung tiyan niya. And then dapat mga September, bago mag September 10 pa siya dapat manganganak. Kung tama yung pagkaano ko, kasi parang tanda ko talaga May 24 siya nanganak sa first baby niya. Eh ngayon, kanina pa siya nagmimiyaw, hindi naman siya ganyan. Tapos, nga, naghukay-hukay siya. Kung hindi siya mapakalay sa lababo, naghahanap siya ng madilim. Na parang feeling ko manganganak na siya. Pero imposible naman. Hindi ko rin alam kung bakit namimiyaw-miyaw to. Kaya inoobserbahan ko siya guys. Kung anong mangyayari kung manganganak ba to. May ganun ba? Hindi ko rin kasi alam. Kung may nanganganak ba ng mas maaga. Kasi sobrang laki rin talaga ng tiyan niya ngayon. Kumpara mo dun sa unang baby niya. Mas sobrang laki talaga ng kanyang tiyan. Tingnan ko nga yung pitan niya kung ano. Kung naglalangis. Wait lang, bebe. Itingnan natin yung iyong ano. Mabasa na. Kasi pag mabasa na, hindi naman. Hindi naman mabasa. Ganun nangyari sa'yo. So, update ko na lang kayo guys kung siya ba'y manganganak na ngayon o hindi pa. At kung bakit siya meow ng meow, hindi ko rin alam. So, sana lang naiintindihan natin yung mga sinasabi nila. Ano, bebe? Ano? Ano po nangyayari sa'yo? May masakit? Ah, wawa naman. Paano ka ba? Ay, sorry. Sige guys, update ko na lang kayo. Ayan, Jake. So, kung marurinig ko si Chloe. Meow siya ng meow. Which is hindi naman talaga yan normal sa kanya. Kasi tahimik na pusa yan. Pero hindi ko naman siya nakikitaan ng sign na para mga nganak. Kasi diba pag mga nganak, hinihingal-hingal. Pag nagle-labor. Ayan, sumuot na sa ilalim. Tapos para siya nag-uukay. Hindi ko alam kung bakit. Pero mas maigi na siguro natanggalin ko na yung mga nakalagay dun. Kasi baka nga mamaya ang mga anak siya guys. Wait lang ha. Tanggalin ko muna. Ayun guys. Inalis ko na lang yun nandun sa ilalim. Para nang sa ganun ay mas makakilo siya ng maayos. Kasi wala rin talaga akong idea guys kung bakit siya nagaganyan. At saka nagkakalkan. Kasi kung dudumi naman siya, hindi naman siya dyan dudumi. Sa CR yan pupunta. Hindi yan dumudumi. Saan-saan, kung hindi sa CR lang. So, hindi ko alam kung bakit dyan siya naghuhukay. Kaya, mas mabuti, tinanggal ko na lang yung mga nakalagay dyan para kahit pa paano, mas komportable yung kilos niya kasi meow. Hindi yan normal sa kanya na mag-meow dahil siya ay talagang tahimik lang. Lalo na kung ganyan na maya-maya talaga yung meow niya na parang may sinasabi na parang mama, may masakit sa akin, ganun. So, obserbahan ko lang siya guys. Pag dire-diretso pa rin yan hanggang bukas na ganyan, parang hindi siya magpakali. Siguro papatingnan ko na siya sa vet para malaman kung ano, kung anong kalagayan niya ngayon. Chloe! Ano ba? Ay no, tinan niyo sumasalo. Naririnig niyo ba yun?
sabi ko, Chloe. Ano po? Na paano ka? Ha? Chloe? Na paano ka, bebe ko? Hmm? Ano masakit sa bebe ko na yan? Ano masakit kay bebe ni mama? Wow, Chloe? Ano yun? Oh, may masakit sa'yo? Sabi mo kay mama, be, ano masakit sa mama? Ay, ano masakit sa mama? Ano masakit sa bebe ko? Bawa naman. Oh. Sleep ka lang dyan? Sleep lang ikaw? Pahinga? Hmm? Pahinga lang ang bebe ko? Ano ba masakit sa bebe? Na Chloe? Ano masakit kay bebe ko? Hmm? Masakit siya ni bebe? Masakit siya ng bebe ko? Oh, masakit siya ng bebe? Ano masakit sa bebe ko na yan? Kawawa naman ang bebe ko. Asus, nagpapaawa kay mama. Asus naman. Oh, nagpapaawa. Ano masakit sa bebe ko? Kawawa naman. Oh, naman ang bebe ko. Nagpapaawa, oh. Oh, talagang ano siya, oh. Ang weird talaga ng kinikilos niya ngayon. Sobrang laki naman kasi talaga ng chan niya, guys, oh. No, kaya pa? Kaya pa, bunso? Kaya pa yan? Dadali na ba kita sa vet? Nadali na ba ikaw sa doktor, bebe ko? May doktor kaya ngayon? Naman. Gagalaw-galaw pa yung paa niya. Para siya nagpapaano sa akin, oh. Sa iyo. Ano ba masakit dyan? May masakit ba sa baby ko? Ano mo yung kumula sa kumula? Nagiginawahan siya, guys. Pag ginaganon ko siya. Sleep na ikaw, bebe ko. Sleep na ang bebe ko na yan. Gagaling na yan. Baka mamaya mag-anay. Sleep na yan. Baka may masakit lang dito. Palitan mo yung tubig nila dun, be. Para makainom siya ng tubig din eh. Baka hindi siya makatai o ano. Itinitihaya niya yung tiyan niya, oh. Tinan mo kung saan siyang tumitihaya. Nakakaawa pag kami nararamdaman tapos buntis. Hindi na kaya natin to sa doktor. Bawal ba ito sa labas, mami? Naka-CR ba to? Dumi mo ba to? Baka naman hindi ito mapadumi. Kaya nahihirapan siya. Nagpapadumi siya, mami. Pero yung dumi niya, malaki. Parang tae ng tao. Kasi parang siyang gustong-gusto niya magpahimas ng tiyan eh.
Inihiga niya yung tiyan niya ng ganyan umaayos. Pag hinihimas ko, tinan mo, hinihiga niya. Kami masakit nga dito sa tiyan. Dali na kaya natin sa ano to. Si Ate Anet mo, pwede yan yata eh. Kasi imposibleng mga nganak na to eh. O, tinan mo, tumitihaya siya kusa pag hinahawakan ko yung tiyan niya. Hindi pa yun mga nganak kasi ang mga nganak naghihingal. Pag nagle-labor, naghihingal yun. Hindi naman siya naghihingal eh. Para siyang gustong dumumi na ha, naguhukay siya eh. Parang gusto niya nang dumumi na hindi makalabas siguro. Daling ko na nga yan. Daling ko na. Sabi niya ata, ilagay ko daw siya dito, mama. Nakatulog siya. Excuse me. Nahihirapan siya eh, mama. Excuse me. Daling mo. Tinan mo, testingin mo, hawakan mo yung tiyan niya. Hindi niya madalaan yung tiyan niya, Para siyang na pag hinahawakan siya niya o napapapikit. Oo nga, napikit siya kapag hinahawakan niya. Hindi kaya ano to, hindi nakakadumi? Nakakadumi. Hindi ko nakita eh. Hindi, balay mo kahapon, kagabi pa, hindi siya nakakadumi. Kasi naguhukay siya dyan eh. Parang gusto niya dumumi eh. Kung gusto niya dumumi, hiramo muna siya dyan magano. Wala nga, hindi nga lumalabas oh. Nahihirapan siya, nahihirapan yata siya tumumi dahil napakalaki na yung tiyan niya. Hindi mo na kaya yung ano. Pusan tumitihaya eh. Para siyang naririlive yung masakit sa kanya. Pag hinihimas. Pusa siyang bumubuka, o. Tawagin ko nga si Ate Anet, siya na nagpapakalma dyan kay Chloe. Ano bang masakit, baby ko? Gaalala man si Mama sa iyo, eh. Ano bang masakit? Nag-aalala na ang Mama. Lang ni Mama B kasi may nagbabasa sa iyo eh. Tingnan natin kung ano yun. Iga na yung Chloe. Hindi ko makita yung kung nagbabasa eh. Chloe! Sige, lalagyan muna namin siya guys ng diaper kasi dadali na namin siya sa vet. Mas maganda na yung makasigurado ito, para malaman natin kung talaga bang mga anak na rin siya. Tapos mas tayo. Okay. Rachel. Hindi mama, nagpapausin ko. Na guys, pupunta na kami sa vet. At ayan, buhat na. Nagyan si Chloe. Ano na lalakad at kainitan. Sobra. Hinihingal ako. Ang init ng mask at saka ng face shield. Pero kailangan kasi parang mata na yung safety. Update ko kayo mamaya guys. Magbasa. Minawal. Chloe. Nagpawis na sa loob.
Ay, umiire na siya. Umiire, oh. Dapat sa labas to. Iiwi na nga po ito. Iiwi ko na lang kaya. Sige po, kayo po. Okay lang? Okay lang po. Kasi baka abutin dito. Oo nga po. Iiwi na lang tayo. Hello guys, kakauwi lang namin ni Janice. At wala kasi yung vet. May ilaka daw. Umuwi na lang kami kasi confirm na mga anak na pala si Chloe guys. So patong ko muna kayo dyan. Sandali, hinihingal ako. So guys, nagmamadali na kami umuwi. Ayan, makalat pa. Sobrang kalat. Kasi nagmamadali na kami at natataranta kami dito kay Chloe. Umuwi na kami guys. Kasi nga, ang purpose namin, kaya namin siya dinala sa vet. Kasi akala namin talaga, baka na-constipated lang siya. Baka hindi natunawan. Kaya parang may nararamdaman siya na masakit. Hindi ako mapakali sa kanya. Kasi nag-aalala ko. Dahil baka nga sabi ko, baka nga sabi ko hindi lang natunawan, baka sumasakit yung tiyan. Kasi ang bilang ko talaga sa kanya guys ay 1 month pa lang siyang buntis. Yun ang pagkabilang ko dahil ang pagkaalam ko talaga May 24 siya ng anak. Kaya sabi ko 1 month pa lang mahigit simula nung nagbuntis siya. Kaya imposible naman ka ako na manganganak na kagad siya. Eh ang manganganak ang pusa diba 60 days on or before 60 days. So nung nandun na kami kayo na sa vet habang hinihintay namin si Doc kasi wala nga si Doc kanina. Meron daw pinuntahan na pasyente, may sinerbisan daw. So naghintay kami doon na dumating siya para mapa-check up namin si Chloe. Mami, ano na, may ulo na ata. Hindi, panubigan pa lang yan. Panubigan pa lang ang lalabas na. So yun, chinek ko siya guys. Chinek ko sa Facebook ko yung in-upload ko nung nanganak siya sa una niyang baby. At nakita ko doon na nag-upload ako is May 2. Sabi ko doon ay 1 week na yung baby niya. So ibig sabihin pala, mali yung pagkabilang ko. April 24 pala siya guys ng anak. So ngayon kung April 24 siya ng anak, May 24 nag 1 month yung baby niya, tapos June 10 mga ganon, nag-hit siya. So July 10 naka 1 month na siya, August 10 2 months na siya. So yun, dun siya, kaya mga anak na talaga siya guys, hindi lang siya constipated. Kaya pala hindi na siya mapakali kanina pa. Kaya yun, eto, inuwi na lang namin siya dahil wala pa rin si Doc. Dahil at least naman ngayon, sure na ako na talagang mga anak lang siya dahil kanina. Nung nandun kami sa vet, sinilip namin siya dun sa pinaglagyan namin, umiire na siya. Kaya sabi nung assistant ni Doc na iuwi ko na lang daw kasi wala pa nga si Doc dahil baka nga abutin siya doon ng panganganak. Eh wala dun si Doc para raw at least mas comfortable siya dito. So ito siya guys ngayon. So ayan na si Chloe ngayon guys. Yan. At may nakalabit, no, may nakalabit na kasi sa akin yung pwetan. Tingin ko pumutok. May yung panubigan niya. Kuha ka ng tissue na ito. Dali. Tapos plastic. Kuha ka ng plastic. Tsaka yung gloves ko na na plastic gloves. Pakikuha mo muna. Tapos kaya medyo lumalabas na yung kanyang panubigan. Parang tingin ko puputok na. Kasi may nakalabit na sa pwet niya guys eh. TMI lang sa lahat ng mga makakapanood dahil ito po ay live na panganganak ng isang pusa. Na-video ko na din po ito dati dun sa aking YouTube channel. So, ito yung pangalawang anak niya. Mas gusto ko lang ay na mas kitang-kita niyo kung paano talaga mahanap yung pusa kasi noon hindi masyadong detalyado. So, ito siya ngayon. Ayan, nagbasa na yung kanyang pwetan. So, pumutok na yung panubigan niya, guys. Talaga. So, hintayin na lang natin na ito yung baby niya. Grabe yung taranta namin guys kanina ni Janice. Kasi umiiroy na talaga siya doon sa may clinic. Umiiroy na siya doon. Eh, baka abutin siya doon. Kaya sobrang taranta namin. Naghanap kami ng tricycle. Masasakyan. Wala kami masakyan. Buti na lang dumaan yung si Kuya Joseph. Salamat kay Joseph. Pinasakay kami. Kasi yung sila yung may-ari ng pinagpa-parkingan namin. Nakita ko lang. Kaya buti na lang. Nakasabay kami kagad. Kaya pandalis na kami dito ng takbo. So tama-tama lang pala yung dating namin dito guys. Pumutok na yata yung panibigyan niya kasi basang-basa. Day guys is August 14, 2020. Ala guys, mas mabilis siya ngayon.
kaysa dun sa una. Mas mabilis siya nakapag ano, iwi. Ayan o. Oh. Umaisis mo nga. Umaisis mo. Kasi nung unang panganganak niya. Ayan, lumabas na kagad. Galing. Galing ng baby ko si Ibu. Mas mabilis siya mga anak ngayon. Ano yung, mama yung ulo. Wait lang. Yung ulo, mama. Wait lang. Isi, baka mamatay. Mama, huwag mo anuin. Ako na. Bilisan mo. Mama. Okay, yung tissue. Tissue na, tissue. Kailangan mo na agad. Asan na siya? Ayan na. Ayun, may ilabas na na. Chloe! Oo! Tulungan natin. Hey, kulay puti! Puti ulit yung nailabas niya. Anong oras ngayon, ha? 2 p.m. 2 o'clock. Ayun guys, nailabas niya na kagad yung unang baby niya. Ang bilis niya ng anak. Hindi katulad sa bagay, kasi nung first time niya, kayo ngayon, siguro medyo marunong-runong na siya, kaya ang bilis lang. At saka mabilis lang siyang nag-labor. Pag may tapat dito na, pag may tapat, Ilo, nag-meow. At saka mabilis lang siya nag-labor ngayon, guys. Hindi katulad nung ano na matagal. Yan, ilapit natin, saka, para mas kita niyo. Ayan, sa mga masiselan po, pasensya na. Skip nyo na lang po muna kung ayaw nyo po itong makita kasi ganito po talaga sila mga na kinakain nila yung kanilang inunan kasi pampalakas po talaga nila yan. So, kung makikita nyo, nilabas niya yung una yung baby tapos sumunod yung inunan niya at ngayon pa lang niya inaan yung kanyang baby. Kinakain muna niya yung inunan niya. Ayan, may nauna na kagad siya. Sabi sa'yo, dapat talaga nag-tricycle tayo eh. Tamang-tama lang pala na nag-tricycle kami. Kaya pala kanina pa siya naghahanap ng masisiksikan niya. Mga nganak na pala. Ayun, ang pamalay-malay si Mama. O, linisin mo na to, bebe. Linisin mo na, Chloe. Bebe mo. Kailangan pa rin guys, pag magpaanak tayo ng pusa, may hawak tayo na tissue. Kasi once na hindi agad na ano yung kanilang ilong, pwede nating butasin yung ano, nakabalot sa kanila. Para makahinga sila.
lang. Pag nagtanggal kayo nito, guys, ha, huwag madiin. Para ano, tsaka yung gamit ko na tissue, yung wala siyang ano, pulp ba tawag doon? Walang pulp, yung sa tissue. Hindi siya katulad nito, guys. O, yung tissue na may butas-butas. Ito yung plain, para hindi naman masakit sa ano nila balat. Hindi ko naririnig, umiiyak yung ano, ha. Yung black. Nahaluan ng black. Mano sa tatay. So, ang bilis ng pagitan. 11:56 for 15 minutes. Hindi ba nag-complete pa? After 15 minutes, nilabas na yung patatlo. At ayan ay kulay black. Uy, ano na Chloe? Tinaganan mo na siya. Wait lang. So guys, yung huling anak ni Chloe is 3:11. Yung kulay itim. So ngayon ay 3, ano oras? So, ngayon ay 3:36 na at 25 minutes na yung nakalipas pero wala pa siya ang inilalabas ulit. So, hindi ko alam kung may kasunod pa ba ito, kung may laman pa ba. Pero parang malaki pa naman yung tiyan niya. Hindi kasi siya, ano, makahiga pa kasi linis pa siya ng linis na katawan niya. So, kaya hindi ko alam kung may kasunod pa ba kasi medyo mahaba yung pagitan. Yung tagal. At hindi pa siya ulit nag-iire. Oh, linis pa siya, nalinis ang katawan niya. Kahit nga yung mga baby niya, hindi niya pa nililinis eh. So, hintayin lang natin guys. Baka naiirita lang siya sa katawan niya. Hintayin natin kung may fourth baby kitten ba na lalabas dyan. Kasi medyo malaki pa naman yung tiyan niya eh. Many, many minutes later. So guys, 3:43 na ng hapon at wala pa rin nilalabas si Chloe. Guys, puro linis lang na katawan yung ginagawa niya. Inaantok na ako eh. Hindi ko alam kung may laman pa ba to.
baby ni Chloe, ang liit-liit, oh. Babae din siya, guys. Ayan. Ang kanyang gender, oh. Babae. Liit. So, hindi natin alam kung last na ba yun. Tingnan natin. Kasi si Chloe nakaupo eh. Hindi ko mahipo yung kanyang baby, yung kanyang chan. Ang tagal mga anak ni Chloe, guys. Kanina, ang bilis-bilis lang ngayon yung mga pahuli. Parang ang tagal-tagal niya. Inuunan niya pa ilinisin yung katawan niya. Inaantok na ako. Ay, naku. At medyo makulimlim na sa labas. Wala na yan, mama. Wala na yan. Hindi. Meron pa. Ayan, oh. Laki pa. Feeling ko may isa pa. Meron pa nga. No? Parang may isa. Isa. Parang may isa pa yata. Kasi laki pa lang dyan eh. Ang sakit sa nakatawan. Wow. Hindi siya mas hirap ngayon, ano, mga anak, no? Hindi katulad nung una, no? Parang hirap na hirap siya. Sige, nga, arte-arte mo kasi. Alam mo totoo naman, hinahalikan mo pa nga si Chloe kanini. Siyempre siya yun. I think meron pa eh. Ano ba, Chloe? Meron ba? Wala na. Ah, may manok na tayo. Malaki pa. Laki-laki pa. Mataba lang yung silklong, mama. Wala na yan. Meron pa yan. Yan o, ang laki yung. Mataba nga lang yan. Pupusta ka? Hindi. Pustahan tayo. O, akin na lang 100 mo. Ha? Wala nang ako 100. Nasa yun na eh. Kaya nga, hindi na kita babayaran. Guess kung pupusta ka sa akin. Kay Papa yun eh. Kay Papa pustahan, yun eh. May laman, wala. Wala. Ano? Oh, sige ha. Meron lang. May laman pa yan ha. Pag... Nagalit na si Chloe. Pag may lumabas pa yan, adaga naman yung baby mo, Chloe. Pag may lumabas pa na isa yan ha. Tumba ba na yung camera natin? Ano, pag may lumabas pa yan na isa, wala ka na 100. Wow, bukoy pakita! Kita pinakikita, ano ka, celebrity? Pakita kita dito. Ano, pustahan ha. Pag may labas pa yan, wala na akong utang sa'yo 100. Ano? Mama, alam mo kung hindi dahil sa akin, hindi dahil nagtaysige tayo. Nagtaysige? Oo, nagtaysige. Tricycle o tricycle? Tricycle? Bakit? Bakit mo yan inaano? Oh, sabi sa iyo eh, meron pa na, iri pa oh. Okay, mama, ano, paano ba yan? Wala ka ng 100. Oh ano? No! Kaya oh no! Kumusta? Totoo naman, hindi naman ako kumusta. Sabi mo pa nila eh. Ano ko lang wala, pero hindi ako kumusta. Oh, tinan mo. Niwala ka na, may laman pa yan. Umiiri pa. Anong bahay mo, Tay Castle? Hindi mo makakipag-gustahan na. Ba? I told you, kulay black. Gusto na siya, hindi ko makita. Naana pa ni Chloe. Eh, kailangan tanggalin niya ang paint tissue. Maniwala sa akin, may laman pa yan eh. Ay, naniwala ka na. Mama!
Eh, akala ko gusto mo magpa-video eh. Kaya kasilip na silip sa camera eh. Ma! Mama ko ba si Chloe binibidyoan? Nilabas niya na. Ma! Ang cute ng vlog. Ang ganda ng vlog. Hindi ikaw! Sus naman. Hindi naman ikaw ang binibigyan. Ma! Ay, nabaliw na. Ma! Iba ko sa'yo. Takot na takot ka magpakita sa camera. Dali na, dito na pala dito. Pakita mo. Ang cute niya. Ito guys, ay lalaki ulit. Itong huling nilabas niya. So, ayan na sila lahat guys. Lima yung naging baby ni Chloe. Hindi na nadagdagan. Kala ko kasi may kasunod pa kanina. So, lima sila lahat guys. Bale, tatlong kulay puti. Tapos dalawang kulay black. Yung lalaki niyang anak ay tatlo. Tapos yung babae naman ay apat. Cute. So, nag-alala tayo guys kanina. Kasi nga akala ko kung ano nang nangyari sa kanya. Akala ko nagka-UTI na or constipated. Hindi mapadumi. Yung pala, nagkamali lang talaga ako ng kwenta kung kailan siya nagbuntis. So, ayan, at least ngayon guys ay safe na siyang nakaraos at mabilis lang, nailabas niya ng mabilis ang kanyang mga baby. At ang mahalaga guys ay ano, buhay sila lahat, healthy. Kaya pala guys, sobrang laki ng tiyan niya ngayon. Kumpara dun sa una niyang pinagbuntis kasi mas marami pala yung laman. Pero at least ngayon guys, walang namatay sa mga anak niya at sana magtuloy-tuloy, walang mamatay. Nililinis niya na lahat. So, yun lang guys. Hope you like this video. And please give me a thumbs up kung nagustuhan niyo ang video na to. And please subscribe to my channel for more upcoming videos. Bye guys! See you on my next vlog!